Hey guys! Welcome to another vlog. Ang tagal ko nilang pag-vlog. Today is December 15 and andito kami sa Glorieta. It's only 10:36 in the morning and today is my birthday. Birthday ko ngayon. So, meron lang kaming titignan siguro dito sa Glorieta tapos sa SM and then pupunta kami ng Green Hills and then mamayang hapon mga after lunch maghahanda ako. So, bibili kami ng mga food para makapag-celebrate. So, parang nag-birthday leave lang ako ngayon. Dapat talaga Saturday yung celebration nung birthday ko. Pero, sabi ng manager ko, mag-off na lang daw ako ngayon 15. And, etong dress na suot ko, this is from Shopee. Nabili ko siya ng 195 pesos lang. Actually, yung isang color, eto brown, yung isang color, parang rust. May pagka-terracotta din yung dating niya. Yun yung pinost ko sa Instagram, lalagay ko yung picture dito. Yan siya. So, very similar lang din yung color. Lalagay ko yung link sa baba. If you want to order, and then gamit ko lang din yung face mask holder. This is from Lanyard MNL on Instagram. Antayin lang namin mag-open yung Glorieta. Kasi nga 11 pa siya mag-open. And then after that, I'll get back to you. May ball si Liam. Bumili lang kami Goldilocks and mga snacks. So, sumaglit lang kami dito sa Green Hills kasi bumili lang kami ng mga pandagdag regalo yung mga kulang namin. Sobrang dami yung mabibiling murang items dito sa Green Hills. Itong mga ganitong cup, 100 pesos lang siya. So, yung bola daw ni Liam. Tatlong bola. 75 pesos na siya. O, tatlo na yan. And then, water mayam. Mga t-shirt, sobrang ganda ng quality. Pati yung fabric niya. 100 pesos each lang yan o. Mga ganyan. Maganda. So, 3 colors yung binili ko. Meron pang isa. Ito maganda itong blue bean. May red na ano. Parang logo. Binilang ko rin yung mga kawork ko ng parang pouch, wallet, ganyan. Pero ganyan yung style. Tapos merong keychain ng Pilipinas. Ayan. Pumili ko ng 6 yata ito. At least, diba, may pangregalo ka. So, kung gusto nyo, bumili ng mga pangregalo na mura. Dito kayo sa Green Hills, makakabili. Madami nga lang tao ngayon, as in, sobrang dami. Tapos, punta kami ng SM Makati naman. Bumili lang kami ng egg pie. Thank you.
Hey guys, good morning. Welcome to another vlogmas. Today is Monday. It's December 20. Punta lang ako ng pag-ibig, tapos baka dumaan ako ng SSS, and then after that, siguro tatambay na lang ako somewhere or magko-coffee bago ako pumunta ng SM Makati kasi nga 11 o'clock pa sila mag-o-open. Yesterday, hindi ko na natapos yung vlog ko kasi sobrang daming ganap. Ang daming tao. Siguro almost an hour bago kami nakapag-park. Mga 11 na kami umalis ko ng Green Hills. Medyo mahirap mag-park sa Green Hills. And then mga bandang 2:30 or almost 3 p.m. na nung nagpunta kami ng Glorieta sa kanang SM Makati na kailang ikot kami kasi sobrang hirap mag-park. So, one thing na masasuggest ko sa inyo kung bibili kayo ng mga pangregalo para hindi nyo masyadong ma-feel yung Christmas rush, pumunta kayo ng weekdays. Weekdays, morning, if kaya nyo magpa-off or mag-leave. Good thing talaga naka-off ako ngayon kasi nga wala mag-aalaga kay Lucky. So, iiwan ko lang sila kay Daddy and then sasalit lang ako sa mga government agencies kasi may mga kailangan ako kasi kasuhin. Tapos, bibili lang ako sandali ng pangregalo dun sa nabunot ko sa Christmas party namin sa work. Sobrang dami din event, mga Christmas get-together, ang daming mga activities. So, it was really a fun and productive for the past few days. Or, I think, mga 13 days yata ako absent dito sa YouTube. So, pagpasensyaan nyo na. And another na masasuggest ko sa inyo, if you want yung mga affordable na pang regalo, go to Green Hills. As in, yung Green Hills, mayroon silang night market. Pero doon kami sa loob nagpupunta sa mall, sa Changian. Ang dami niyong mabibili na sobrang mura lang. And then, ang nabili lang namin actually sa SM, eto, yung sa Tobis, binilang ko si Daddy. It is intended talaga for knee pain, arthritis, ganyan. Pero may mga knee pad or mga knee cover kayo may kita doon na pang sports. Depende sa needs talaga. So, kaya medyo mahal yung sa kanya. And then, bumili lang kami ng pants ni Liam. Sa SM Makati, nakahanap kami ng sale pants saka short. So, makahanap din kayo ng mga mura doon. It's up with your budget. Kung nagpapaka-practical kayo, ayan. This one is ₱450 yung pantalon from ₱899.75. From Jordan Pants to Kid. Jordan yung brand niya. And then yung short, ₱350 from ₱799.75. Ito yung brand niya, ayan. Sa SM Department Store. Yun lang na may nabili namin. Saka bumili lang ako ng pang-balot and cards, onting pang-regalo, yan. Saka, ano bang pang-regalo binili ko? Chinelas yata. Chinelas, tapos mga pouch, bag, mga organizers para sa mga pamangkin ko, pinsan ko. And then si Brian bumili siya nito. Hindi ko alam kung para saan to. But this is the mask chocolate flavor. Kasi nga, kailangan niya din mag-gain ng weight dahil after nung na-operan siya last year, talaga nag-lose down siya ng bongga and parang hirap na siyang bumalik. Hirap na siyang ibalik yung pagiging mataba niya. This one is ₱2,750 pero malaki talaga siya. So, ito yung binili niyang regalo para sa sarili niya. Ako, wala. Phone lang talaga. And, yung gamit ko palang lipstick ngayon is from Happy Skin. Regalo sa akin ito ni Doctora 2. This is my Lips But Better Ultra Matte Lippy. And yung shade niya is Charm, which is may pagka-mauve. Super duper. Favorite ko talaga yung mga mauve color. Ganyan yung tsura niya. Natapon ko na yung box niya. Pero super duper love yung shade. That's what I have on my lips. And then, maglalagay lang ako ng onting tint. Gagamitin ko yung Get Ready With Me. Yun yung favorite kong ginagamit talaga kasi nga maganda yung coverage niya, very natural, hindi din siya patchy after a long day, as in super duper nice. Magko-commute lang ako, this is the Super Beaut Blush Tint. And then for the eyebrows, ito yung binili ko sa Momoso, which is $119 lang. For the mascara, of course, from Maybelline. Makeup update for those of you are asking, mga nagme-message sa akin on Instagram na angamusta. Hindi na ako nakakabili ng mga makeup, to be honest. Kasi nga, parang yung pinaka-setup ng life ko ngayon is work, bahay, work, bahay. If may mga errands akong gagawin or bibilin outside, sobrang quick lang. Minsan nasasama ko kayo, like yung mga previous vlog ko na medyo putol-putol. But most of the time, hindi na talaga kasi parang hindi na siya kayang siksik pa sa oras ko. Yun lang naman yung routine ko, work, bahay, kaya hindi na ako masyado nakakapag-vlog kasi nga, kung mag-vlog man ako patol-patol, as in quick lang, baka maboarding kayo, kaya
Italy na lang. Marami pala akong gustong i-share sa inyo. Nag-avail ako ng St. Peter. For those of you who are interested in mag-avail, I suggest habang bata pa kayo, mag-avail na kayo. I am not in any way connected sa kanila, no? Pero gusto ko lang talagang i-grab tong opportunity na to na i-encourage kayo na mag-avail. Ang kagandahan sa kanila, it's transferable. So, the reason why nag-avail ako ng St. Peter plan, it's because, knock on wood, kailanganin ng daddy ko. Walang ibang tutulong saan kasi kung sarili ko lang since nag-iisang anak ako. So, I decided to avail the plan para hindi siya mabigat sa bulsa. $1,255 per month. I think yun yung pinakamura nila sa cremation. Cremation kasi yung kinuha ko. And yung in-avail ko na plan is yung St. James, which is 66,000 pesos. But the total amount payable is 75,300 pesos kasi nga parang papatak na mayroon siyang interest. So, ang babayara ko every month is 1,255. That's for 5 years. Kaya ako siya pinangalan sa akin in a practical way. If ever ako man yung mauna, insured ako. May insurance din siya. So, may makukuha yung beneficiaries ko, yung family ko. At the same time, stop na yung paghuhulog. Gets nyo ba? Unlike kung itra-transfer ko siya, for example, sa relative or sa friend, ma-avail niya yung package na kinuha ko, pero huhulugan ko pa din siya hanggang matapos yung 5 years. Hindi ka gagastos or maglalabas ng malaking pera. Especially if you're on a budget or wala talaga kayong ibang source of income, I suggest na kumuha kayo ng plan talaga para mas magaan siya sa bulsa. So, that's 1,255 pesos a month per month for 5 years. And then I also availed yung MP2 savings. Usapang investment na to. MP2 savings is under pag-ibig, yun yung isa sa asikasuhin ko ngayon kasi nga nagbayad na ako for this month. Ang kagandahan sa MP2 savings is mayroon siya talagang interest, unlike iiwan nyo lang yung pera nyo sa bank account nyo na hindi ko man lang naramdaman kung meron bang interest ako nakuha. And the reason why I decided to avail yung MP2 savings is because I'm trying to invest talaga for the future of my kids, especially pang college nila. So, ang kinuha ko is yung 5 years. Dalawa kasi yung option nun, guys. Isang annually, isang 5 years. So, if you want to get it every year, like every end of the year, pwede naman. Pero ako, since ipon nga talaga yung goal ko, so 5 years yung kinuha ko. Meaning, uhulugan ko siya, yung account ko na yun, for 5 years ng 1,000 pesos per month. And then, meron ako makuha ng dividend interest after 5 years. Pwede ko na siyang i-withdraw. So, kinumpute ko kung 1,000 pesos a month times 12, sa isang taon, meron ka ng 12,000 pesos. I-times mo pa siya sa 5, yun yung makukuha mo plus yung interest. Yun nga lang, hindi ka insured. Yun yung difference niya sa mga life insurance like Sun Life, ganyan. Sa MP2, guys, pwede kayo mag-open up to 5 accounts. Search niya lang doon sa Virtual Pag-ibig website. May kita niyo doon yung details if you want to enroll. Ako, nag-sign up lang ako sa website nila and then agad-agad na-receive ko yung MP2 account number ko. And then, nag-proceed na ako directly yun at dire-diretso if you want to pay it sa mga Pag-ibig branch or GCash, PayMaya. So, sa GCash ako nagbayad. So, yun yung pupunahan ko sa Pag-ibig ngayon. Hindi pa siya nagre-reflect sa account ko and I want to make sure na talaga papasok siya doon sa MP2 account number ko kasi that's 1,000 pesos and huhulugan ko siya for 5 years. If you want to add more, let's say, gusto mo na siyang gawing 1,500, hindi pwede yun sa same account number. Pwede kayong kumuha ng another MP2 account number, mag-enroll lang kayo ulit. So, up to 5 accounts yung pwede nyo gamitin. So, ako, I'm planning to open another account na uhulugan ko ng another 1,000 pesos. So, that's 2,000 pesos per month. Pero, 2 different MP2 accounts siya. Para makukuha ko after 5 years is almost 125,000 pesos. So, parang lang nag-iipon. Yun yung isa sa ma-share ko sa inyo if you're younger. Na sana natutunan ko siya when I was in my 20s. Ganyan. Sana na-realize ko yung importance ng mga ganyang investment. Malaking bagay talaga siya. E di sana ngayon, mas malaki pa yung ipon ko. Yung ganon. Ito yung hinahanap ko sa kotse para pagkakain. $3.80. Mas mura pa din sa Shopee.
Finally home, guys. Katatapos ko lang maligo. Mga 5 PM na ngayon. 11 AM kami umalis. Kasi nga 11 AM yung open ng malls. And kahit Monday ngayon, guys, take note, Monday, weekdays, sobrang daming tao sa Makating Glorieta. Kasi naloka ako. Kumain sila sa McDo, tapos nag-coffee lang ako. Even sa McDo, sobrang haba ng pila. Tapos, nag-takeout lang ako ng food from World Chicken. Nagbalot lang ako ng mga pangregalo kanina. Dami kong binalot. Tapos, yung mga binili ko, if you watch yung first part nitong vlog na to, dun sa Toy Kingdom, nilagyan ko na din siya ng mga names ng labels. So, kompleto na din yung mga pangregalo ko for kids, sa mga kalaro nila, sa mga pamangkin ko, yan, relatives, kompleto na. And, kanina kasi kaya kami umalis para nga bumili ng pang-exchange gift. Hindi na din ako natuloy sa Pag-ibig kasi nga sinama ko na sila KD sa mall. Naglaro lang sila sa time zone. Ang mahal na pala nung card nung sa time zone. Kasi before, parang 100 pesos lang. Tapos, luloadan mo na siya. Free na din yung card or something. Ngayon, 200 pesos na yung minimum nila. Then, merong parang free na 50 pesos low. So, that's 250 pesos. And, na-consume naman namin yung card. In fairness, hindi ko naman din masyadong naramdaman na unti lang yung nalaro namin. Pero, ang mahal. Man lang din kami sa Daiso kasi may binili ko. Included dun sa pang-exchange gift. Tapos, etong cordless tissue na supposedly para kay mama pero hindi niya gusto yung ganitong klaseng tissue kasi binibili niya yung nasa SNR. Eh, hindi naman ako nag-SNR, diba? Anyway, so that's it for today's video. Na-miss ko kayo. Thank you so much for watching. Sana hindi kayo na-bored sa vlog na to. And again, for those of you who would like to go shopping, mga pang-practical clothes, accessories, bags, and all that, sa Green Hills Changi kayo magpunta kasi sobrang mura lang talaga doon. And also, don't forget to donate. Please donate doon sa mga nasalanta ng Odette. Nanood ako ng KMJS last night and yung part na may dalawang bata, twins yata sila, na hindi naligtas yung showing nila. Sobrang sakit sa dibdib. So, for those of you na naka-receive ng 30-month pay, if you have extra money, please donate. Mga old clothes, please donate. Let's help them kasi tayo, magpapasko na maayos, lubong natin yung Pasko ng masaya, pero sila, ang daming nawala ng bahay, ng clothes, ng mga gamit, and mahal sa buhay. Let's pray for them. Let's help in any way we can. So that's it for today's video. Thanks so much for watching. Himala ang haba ng vlog na to. Sana nakabawi ako sa inyo. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Keep safe, everyone. Don't forget to wear your mask, and social distancing pa din tayo.